Matapos mapakinggan ng mga kongresista sa pangunguna po ng chairperson ng Committee on Human Rights, ito pong mga saloobin ng kamag-anakan ng mga biktima ng War on Drugs ni Rodrigo Duterte at yung mga datos na ngayon lamang po natin natuklasan sa harapan ng publiko partikular, ang 20,322 deaths sa War on Drugs from July 1, 2016 hanggang November 2017. They finally decided na ipatawag o imbitahan ito pong si Rodrigo Duterte at saka si Senador Ronald De La Rosa, kasama rin po ang dating senador na si Attorney Leyla De Lima. Si Attorney Leyla De Lima, re-reactionan po natin ang kanyang naging panayam dito kay naging panayam sa kanya nitong si Ted Pailon, kaugnay po ng pinag-uusapan po natin na issue na ito sa kayong sa ICC. Pero unahin po muna natin ang balita na ito pong si Rodrigo Duterte, ayon po sa umaatrabida na naman na si Harrieta, hindi naman natin alam kung totoo itong sinasabi ni Harry Roque kasi binabara rin siya from time to time ni Attorney Sal Panelo na sinungaling siya. Pero ayon po sa kanya, hindi daw po dadalo itong si Rodrigo Duterte sa gagawin pong pagdinig ng House of Representatives diyan po sa War on Drugs na talagang ang mga pamilya po ng mga biktima ay nakakaawa. Ramdam na ramdam po ng publiko ngayon yung sakit o pighati na kanila pong nararamdaman at paghahangad po ng katarungan para po sa mga pumanaw nilang mahal sa buhay. Pakinggan muna natin ang balita kaugnay ng hindi pagdalo daw nitong si Rodrigo Duterte diyan po sa pagpapatawag ng House of Representatives. Inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi dadalo sa pagdinig ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Roque, hindi maaaring pilitin ng Kongreso ang dating Pangulo na pumunta sa isasagawang House hearing dahil karapatan niya ito na nasasaklaw ng batas. Gayunman, nilinaw naman ito na payag namang dumalo si Tatay Digong sa alinmang korte sa Pilipinas para sagutin ang anumang akusasyon laban sa kanya, partikular na sa extrajudicial killings kaugnay ng drug war campaign noong siya ay pangulo pa. Anyway, bakit ikaw ang magsasalita para kay Rodrigo Duterte na yan ay karapatan niya against self-incrimination? Di ba? Kasi ang pag-invoke ng self-incrimination o right against self-incrimination, dapat ikaw mismo ang mag-i-invoke. Pero gawin mo iyon sa harapan ng House of Representatives. Dito malinaw po mga tol na kung totoo itong sinasabi ni Harry Roque, ito pong si Rodrigo Duterte ay siya talagang weak, duwag, mahina. House of Representatives pa lang, takbo na kagad, ika nga. Ngayon, dahil nga dalawa silang pinapatawag, ito naman pong si Senator Ronald De La Rosa, hindi natin malaman kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ni Senate President Francis Escudero ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi dito po kay Senator De La Rosa, hindi daw po siya dadalo dahil yan daw po yung guidance sa kanya ng Senate President ngayon. O pakinggan natin ang balita. Nanindigan si Senator Ronald Bato De La Rosa na hindi siya dadalo sa isinasagawang pagdinig ng Kamara kaugnay sa extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Bato na hindi siya dadalo sa investigasyon, alinsunod na rin sa payo ni Senate President Chiz Escudero. Ayon pa kay Senator Bato, handa naman siyang humarap sa pagdinig, gayunman iginiit nito na kailangan niyang sundin ang payo ng Senate President bilang... Ito nga, basahin po natin ha. Diba, sabi niya, I sought the advice of the Senate President on what to do. Sa akin, wala akong problema talaga. I can face them anytime. But still, I have to follow the guidance of the Senate President. Ang kanya namang sagot, no, you don't have to attend. Diba? You don't have to attend. That is conditional. Ikaw ngayon ang magde-decide dyan. Hindi naman sinabi sa iyong do not attend. Pagka gusto mo, pwede kang umaten. Pag ayaw mo, di huwag kang umaten. Kasi ang linaw nga nung sinasabi nitong si
Senator Francis Escudero or Senate President Francis Escudero, Senator Bato has expressed to me his position at this time that he is not inclined to attend. Sino ngayon ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Senator Ronald De La Rosa, si SP Escudero ba o ikaw? I told him that I support him whatever decision he will arrive at regarding this matter and will always be a vanguard and guard the rights, privilege, and prerogatives of the Senate and members of the Senate. O yan po ay pahayag ni SP Escudero yesterday, June 26, 2024. Tapos ngayon, parang ginagamit mo na may particular instruction sa'yo itong si SP Escudero na huwag kang umattend. O, pero dahil laging sinasabi ng mga didishit na weak daw si Pangulong Bongbong Marcos at isama na natin ang namayapang si Noynoy Aquino, comparatively speaking, buti pa si Noynoy Aquino umattend eh. Pinatawag ng Senado. O, hindi niya ininsist yung sinasabi ni Harry Roque na magsalita against himself or the rights against self-incrimination, yung pag-invoke nito. Ito, panoorin po natin. Ito po ay nangyari noong December 14, 2017. Former President Benigno S. Aquino III is back at the Senate on Thursday. Not as a senator, but as a resource person in the ongoing probe on the controversial anti-dengue vaccine, Dengbaksya. Eh, diyan, inaakusahan din si dating Pangulong Aquino ah. Pero hinarap niya at hindi niya in-invoke yung kanyang karapatan against self-incrimination. Tapos ikaw, Harry Roque, magbibibida ka na naman ngayon sa harapan ng publiko. Tapos sasabihin mo, hindi dapat magsalita against himself. Itong si Rodrigo Duterte, eh wala nga siyang kaso dito sa Pilipinas. Sa ICC, meron. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero balikan po natin ang mga pagkakataon at ipamukha natin sa mga didishit na hindi weak si Pangulong Bongbong Marcos. Lumalaban po siya sa ating karapatan sa West Philippine Sea, taliwas sa naging paninindigan nito pong si Rodrigo Duterte na nagkotow lamang sa China. At ito naman si dating Pangulong Aquino, eh, humarap sa Senado kahit napaka, kumbaga, yung mga senador na yan, eh, parang kinukumpasan din eh. Sa totoo lang ha, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, good morning. Kumusta, sir? Sir, relax. Okay, sir. Ready? Sir, dinig ko kami. Sabi ni Ibon, hindi naman daw siya yung former president. I mean, good faith naman daw siguro yun. Good luck, sir. Okay, di ba? Nakita ninyo, ha? Siya, ngingiti-ngiti pa. Yung nagpapakilalang strong president, eh, sabi ng mga didishit, eh, ngayon, hindi mo malaman kung a-attend o hindi. Pero, alam po ninyo, ito pong mga pinag-uusapan po natin ay kaugnay po ito ng issue ng war on drugs. At perhaps, baka para ma-divert ang attention ng publiko sa issue na ito, nagsasarswela ngayon ng mga Duterte. At tulad ng pagpapahayag ng Vice Presidente, natatakbo daw po ito pong tatlong ito. Salamat sa For the First Couple. Ha? Nakita ko lamang ito. Eh, oh. The Three Stooges. Ano ba Stooges? Tatakbo daw, anak ng teteng na yan. Ngayon, punta po tayo. Ano ba ang mga posibilidad na maaaring mangyari kung sakasakaling si Rodrigo Duterte ay hindi po dumalo kasama itong si Senator Ronald De La Rosa? Sabi po ng committee chairperson ng House of Representatives, eh pwede daw po silang ma-cite in contempt. Pakinggan po natin ang balita na ito. A top police officer during the Duterte administration admitting human rights violations were indeed committed during the war on drugs. Police Colonel Jovi Espinido, also known as the Drug Wars poster boy, attended a House hearing Wednesday on the alleged extrajudicial killings during the previous administration. There, he spoke about the atrocities committed during the deadly anti-narcotics campaign.
Do you think that there are really human rights violations in the past administration or not? For me, very appreciated naman sir ang committee na to because napapakita lang natin sa lahat na may batas. I am a law enforcer, sir. I'm not really say or to hear na mag-desisyon ako kung mayroon o wala, sir. I'm but, not asking you to make a decision. I'm asking you kung naniniwala ka mayroong human rights violations dito. Nasagutin mo na ako ngayon. Naniniwala ka ba na mayroong human rights violations nangyari in the past administration? Mayroon, sir. Former President Rodrigo Duterte and his drug war architect, Senator Ronald De La Rosa, will also be invited to attend the hearing. The panel chairman, Congressman Benvenido Abante Jr. says they can even order their arrest. Para ako nahirapan sa nagbabalita, kaya tuloy na tayo. Nahirapan akong pakinggan yung nagsasalita. Siguro gusto niya maupo o baka sinisipon. But anyway, yun lamang naman yun mga tola. At ito na rin, pagbasahin na po natin ito pong nakaka-caption sa balita. Abante, yung chairperson po ito ng Committee on Human Rights na ngayon dumidinig dyan po sa war on drugs, di umano na meron pong paglabag sa karapatang pantao, ay kanya pong dinidinig kasama ng ibang mga kongresista. Ayon sa kanya, Duterte De La Rosa may be cited in contempt if they refuse to attend drug war probe. I do not think kung kay Senator Ronald De La Rosa pwedeng o kayang gawin yun ng Senado kasi sitting senator siya eh. Pero kay Rodrigo Duterte, possible talagang mangyari po yun. Ngayon, ano naman ang kaugnay na balita tungkol po dyan? In-interview po kanina nitong si Ted Filon, ang dating senadora at pinakulong ni Rodrigo Duterte ng 7 taon na si Leyla De Lima. At tinanong po siya kung ano po ang masasabi niya tungkol po sa kinakaharap na kaso nito pong si Rodrigo Duterte, particular dyan po sa ICC for Crimes Against Humanity. Kaya pakinggan po natin ang interview na ito at reaksyonan po natin mga tol. Ano ho ang inyong balita? Meron ho ba talagang pag-asa ito, itong kasong isinampa ng mga alleged victims ng EJ case and war on drugs na nakaraang administrasyon? Ang alam ko po ngayon ay paspasan na talagang investigation at in fact, patapos na nga. Nasa final stages na nung investigation, yung ICC. So makakaasa tayo na in the next few weeks siguro, hindi ako makakasiguro syempre sa sa timetable or timeline. Mm-hmm. Pero kung talagang nasa end stage na yung investigation na yan, then ang next step I mag-apply for warrant of arrest yung Office of the Prosecutor kasi yung OTP or Office of the Prosecutor ang nag-iimbestiga. Sila yung kumakalap ng mga ebidensya, mga dalawa o tatlong taon na nila rin ginagawa yung pagkalap ng mga ebidensya. Now, isa-submit nila yan sa pre-trial chamber. At ang pre-trial chamber ang mag-i-issue ngayon ng warrant of arrest. So, optimistic po tayo as we are hopeful na mangyayari po yan yung pag-i-issue ng... And same with the former Senator Antonio Trillanes. In fact, yung mga information nga po na yan ang galing kay Trillanes base sa kanyang educated guess. Ano? At former uniform personnel naman po itong si Antonio Trillanes kaya malawak po ang intelligence network po nito. At ayon po sa kanya nga, nung una sumablay siya first quarter pero kinorek niya naman yung kanyang sarili. Sabi niya second quarter. Alam niyo po ang second quarter magtatapos po yan next month, July. Kaya tingnan po natin kung saan po, tama ba? April, May, June. Hindi, third quarter na pala ang July ano. Anyway, sabi naman ni Antonio Trillanes, July. Kaya tingnan natin kung yan ay talagang lalabas at ano ang mga magiging consequences nito kung sakaling lumabas ang warrant of arrest para kay Rodrigo Duterte. Sa gana nitong si Leyla De Lima, sa kanya, hindi niya muna tinitingnan kung maa-aresto o hindi itong si Rodrigo Duterte. Pero ang paniniwala niya, maganda ang mangyari yun kasi malilimitahan ang galaw ng mga Duterte. Hindi na sila basta makakapag-travel from one place to another ng ganun-ganun na lamang. At sa tingin niya, baka magtago din daw po itong si Rodrigo Duterte sa mga bansa na hindi po miyembro ng ICC at sumusuporta din sa kanya. Patuloy po natin pakinggan ang interview na ito.
warrant of arrest. Kasi ang pagkakaalam ko sa mga trabaho ng Office of the Prosecutor, masipag sila, masigasig sila, talagang alam nila kung ano ang ginagawa nila at seryoso sila sa trabaho nila. Opo, pero ma'am, ano ho ang inyong school of thought dito? Ang ICC ho ba kapag ho, assuming lang na maglabas nga po ng arrest warrant dito laban sa mga sinasabing respondents dito, talagang kailangan po ng executive approval dito ng Pilipinas, ng presidente, bago sila makakilos sa loob ng Pilipinas? Wala namang ganong formal requirement, lalo na na yung hindi na talaga tayo technically, officially member ng Rome Statute dahil nga winidraw na ni Kinoong Duterte from yung bansa natin from the Rome Statute. Although may jurisdiction pa rin talaga yung ICC dun sa mga alleged crimes against humanity na nangyari noong panahon ng member. Dagdag information lang mga tol para mas mabuo yung konteksto. Ano? Yung pag-withdraw kasi ni Rodrigo Duterte, nangyari po yan noong 2018. At ayon po sa proseso, binibigyan ng pagkakataon ng isang bansa na ayusin lahat. At ito ay magtutok effect lamang makalipas po ang isang taon. Kaya technically speaking, 2019, dismember na po tayo ng International Criminal Court. At ang reason kung bakit po bumaklas unilaterally ito pong si Rodrigo Duterte sa membership po natin sa ICC ay dahil iniimbestigahan na po ang kanyang administrasyon tungkol po sa mga crimes against humanity, particular sa war on drugs, saka syempre kasama rin po nung siya po ay mayor ng City of Davao. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Pero pa tayo, that means from 2011 up to 2019. Now, kung sakaling mag-issue na nga ng warrant of arrest, yun ang isang usapin na medyo maselan at medyo mahirap. Kasi nga, yung gobyerno, nasa gobyerno natin yan, kung tutulong talaga sila, kailangan ang tulong ng gobyerno. Pero hindi ito something indispensable because there are ways yung ICC how to do it. Magpapatulong siyempre sila, for example, sa Interpol. Now, ang magiging epekto nito, mahihirapan na ngayon si Mr. Duterte at saka yung iba pang sasampahan ng kaso na magiging subject ng warrant of arrest na basta-basta na lang mag-travel, pumunta kung saan-saan at lalo na dun sa mga miyembro, mga states na mga miyembro ng ICC. Kasi yung mga current members of the ICC, I think there's about 136 member states now of the ICC, ay obligado sila na tumulong para ipatupad ang warrant of arrest. So kung yung isang subject ng warrant of arrest ay nasa bansa na yan, kung anumang bansa na member pa ng ICC, ay tutulong sila. Now, kaya ang magiging parang epekto nito ay liliit ang mundo ni Mr. Duterte tsaka yung kanya mga correspondents, kung sino yung mga magiging correspondents. So, it's either dito lang sa Pilipinas and then aasa lang na hindi makikipag-cooperate ang current administration para mahirapan ang mga mag-i-implement ng arrest warrant o magtatago na lang siya kung saan, kung lalo na dun sa kung anumang bansa na friendly sa kanya na hindi member ng ICC. So, liliit po ang mundo niya. Although, sabi ko nga, mahihirapan kung hindi mag-cooperate. Sa totoo lang, yung sitwasyon na yan, hindi parusa. Pero parang parusa yan kay Rodrigo Duterte. Kasi sanay po ito na hari. Sanay po ito na nakakagalaw sa kahit saang lugar gusto niyang puntahan dito sa Pilipinas. At from time to time, lumalabas ng bansa para bumisita sa kanyang mga kakilala at kaibigan. Pero dahil nga po, baka labasan na siya ng warrant of arrest, lahat po yan magbabago. Kaya kahit hindi po kaparusahan yan, parang pinaparusahan na si Rodrigo Duterte dyan. Anyway, kaugnay naman ang paglalabas ng warrant of arrest, malinaw po ang posisyon dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nung siya po ay tinanong sa isang forum with the local and international journalist, sinambit po categorically ng ating Pangulo na hindi po i-implement yan ng kasalukuyang gobyerno at hindi po tayo makikipag-cooperate sa ICC.
Pero siyempre, ang sitwasyon nababago. Ang sitwasyon ngayon, maingay ang mga Duterte, sinisiraan lagi si Pangulong Bongbong Marcos, saka nung sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos yon, wala pa naman yung warrant of arrest. Paano kung meron na? Sabi nga ni Antonio Trillanes, sasabihin ni PBBM ang mga dapat niyang sabihin at gagawin niya ang mga dapat niyang gawin, depende sa sirkumstansya. At, who knows, di ba? Wala namang masama kung magbago ang paninindigan dyan ng ating Pangulo. After all, hindi yan pagbalentong kung hindi pakikinig sa kagustuhan ng majority nating mga Pilipino. Kaya pinapanawagan mo namin lagi na dapat ang gobyerno pag-isipan yan, reconsider na yung nagiging announcements nila noon na hindi kami magko-cooperate kasi we are now disengaging from ICC. Nung binasura yung appeal ng Philippine government, yun ang sinabi ng BBM administration ni Presidente mismo na mag-disengage na lang sila. Pero umaasa po kami, remember, meron supposedly study ang ginagawa ang DOJ na isasubmit sa Pangulo dun sa mga magiging options kung sakaling mag-issue na ng warrants of arrest. Hindi po namin alam kung nasubmit na po yung memo na yan, yung legal memorandum na yan as guidance to the president. Pero umaasa kami na sana mayroong magiging rekomendasyon na i-reconsider na yung dating posisyon. Kasi maganda to para sa Pilipinas kung makikita nila na makikooperate tayo sa ICC. Kasi ibig sabihin nito, talagang we are all for justice and accountability. Hindi ho pwedeng basta na lang nagiging excuse. Wala na namang jurisdiction ang ICC. Ang sabi ko nga, may jurisdiction pa tungkol dun sa investigation from 2011 to 2019. Saka kilalanin ko dapat natin ang ICC. Ayan, hindi na natin dapat nga pag-usapan yan. Let's wait na lamang kung ano yung magiging desisyon ng ating Pangulo. Kasi kahit sabihin ng mga kritiko din from time to time ng kasalukuyang gobyerno when it comes to ICC, hindi mababago na sa huli, ang Pangulo po ang masusunod. Kaya let's wait kung ano ang magiging decision dyan ng ating Pangulo at kung wag naman sana manatili na hindi makipag-cooperate sa ICC, may mga kaparaanan namang iba para ito pong si Rodrigo Duterte possibly mahuli po ng ICC. Patuloy po natin pakinggan ito pong pahayag dito ni Leila De Lima dahil maya-maya babanggitin niya rin po yung kung nalagpasan ko man, binanggit din dito sa interview na ito na hindi niya magagang patawarin ito pong si Rodrigo Duterte dahil ito po talaga ang utak ng mga trump-up charges na kinaharap niya sa nakalipas po na 7 taon. At ito ang dahilan para po ang kanyang kalayaan ay hindi po maipagkaloob, nasira sa madaling salita ang kanyang buhay sa loob po ng 7 taon. Kaya hindi daw kapatawad-patawad itong mga nagawa ni Rodrigo Duterte. At mukhang kasama rin po sa mga maaaring kasuhan yung chief implementer ng kaso-kaso na yan na si Vitaliano Aguirre. Tuloy po natin ang pakikinig dito pero parang sa mga unang bahagi yun ang pahayag dito nitong si Leila De Lima niya binanggit. Tuloy natin ang pakikinig sa kanya. ICC na kaya nga ho in-establish yung ICC na yan. Kasi kahit ano ba may mga yung mga bansa nga, may kanya-kanya silang justice system. Lahat naman ng bansa, merong justice system. At yung iba truly working, truly functioning. Maano talaga yung justice system. Yung iba naman medyo mahina ang ating justice system. Pero somehow nag-work din. But na-anticipate kasi ng mga framers ng Rome Statute, yung mga nag-push for the creation of the ICC, na magkakaroon ng mga pagkakataon na mahihirapan ng isang bansa na panagutin, lalo na ang isang leader. Kaya nga ang ICC po, hindi po yan nagfo-focus doon sa mga gunmen. At ganun ang nangyayari ngayon, mga tol, sa totoo lang. Biruin ninyo sa thousands of cases ng extrajudicial killing, and even yung mga legitimate police operation na ang depensa ng mga police ay lumaban yung mga suspect, wala pa pong 10 ang nakasuhan po dito.
Kasi sa totoo lang, kung may kakayahan itong mga naging biktima ng war on drugs, kung mayayaman ang mga yan, at kung wala rin silang itinatago, may mga mayayaman din naman naging biktima, katulad po ni Espinosa, yung mayor po ng Albuera, Leyte. Eh, pwede silang magsampa ng kaso sa mga pulis. Dahil basically, killing of a person is at least homicide. Salamat Brenda Decano, ah, dyan po sa inyong super sticker. At alam nyo naman po ang homicide, may pagkakakulong po ito ng 12 taon at isang araw hanggang 20 taon. At it's up to the law enforcement authorities kung paano po nila idedefensa ang kanilang mga sarili. Kasi the moment na ang mga pulis, panahon din po namin yan, ako experience ko rin po yan, ay kasuhan ka, pero hindi naman po ako nakasuhan ng killing of a person or homicide or murder. Kapag ka ikaw ay kinasuhan and sinabi mo na ang suspect ay lumaban, you categorically admitted that you killed the person and the burden of proof masiship sa'yo. No? Ang gagawin na lamang ng mga tao na nag-aakusa sa'yo is papatunayan sa korte na that a victim indeed killed and ikaw yung pumatay dun sa tao. Ngayon, ikaw na ngayon ang magpapatunay na you acted in self-defense. At bagamat ako po hindi abogado, eh maglalakas na rin po akong loob na ituro sa inyo ng bahagya po ito. Kasi may nanonood tayong mga lawyer, kaya nakakahiya rin naman sa kanila na baka sabihin ng nila ay nag-aabugaduhan po tayo. Ako po hindi abogado, pero ako po isang criminologist at tinuturo ko rin po ito. Sa madaling paliwanag na lamang po, meron pong tinatawag na justifying circumstances under the revised penal code. Ang revised penal code po, ito po yung kodal ng mga krimen, acts or omission. Ginawa mo o hindi mo ginawa, pero ipinagbabawal po ng batas. Hindi ka gumawa, bawal sa batas. Alam niyo po ba na may ganun? Eh, hindi mo naman ginawa pero bawal sa batas pala. Like for example, you abandoned your victim in a traffic accident. Oh, that is abandonment of one's own victim under the revised penal code. Kapag ka gumawa, kapag patay, typically, bawal po yun. At ano ngayon ang maaaring mangyari? Kapag ka ikaw ay sinabi mo lumaban, inadmit mo na ikaw ay pumatay ng tao. Kapag yung taong biktima ay lumaban, inaamin mo na nakapatay ka. Kaya basically merong homicide na kagad. Sasampahan ka ngayon ng either murder or homicide as the case may be. Tapos ang depensa mo na ngayon ay papatunayan mo na talaga you acted in self-defense. At ayon doon sa Article 11 ng Revised Penal Code, justifying circumstances, meron pong tatlong elemento na dapat present para ikaw paniwalaan ng korte na ikaw you acted in self-defense. There must be an unlawful aggression, a reasonable means para protektahan mo ang sarili mo at idepensa mo ito. At saka yung tinatawag na lack of sufficient provocation o yung ikaw yung nagsimula ng gulo kaya nauwi sa patayan. Pero doon pa lamang sa una dapat mapatunayan mo na merong unlawful aggression. Ikaw ay binaril, for example, kaya gumanti ka lamang ng putok. O pagka wala yung una, regardless kung meron mang yung ikalawa at yung ikatlo, wala na po yun, hindi na po yung titingnan. Sa una pa lamang pag-uusapan na yan. At ganun ang maaaring kaharapin sana ng more than 7,000 police operations na ito that resulted in death ng mga suspect. Pero halos walang nakasuhan. Meron mang nakasuhan, wala pa pong 10. At ganun ang sitwasyon. At yon ang pinopoint out ng mga abogado ng mga biktima na ito na lumapit po sa ICC. Dahil wala po talaga daw nangyayari dito po sa bansa po natin. And in fairness naman sa Department of Justice or sa ating hustisya, eh hindi naman kasi sila nagre-reklamo. Pero ang contention nila ay dapat inisyatibo yan ng ating gobyerno imbestigahan. Ang problema nga, if the government investigated these circumstances and ayaw naman ng mga biktima na ito o ng mga kamag-anakan ng biktima to cooperate, mawawala po ng saysay yun. Ano, dapat cooperation mismo ng mga biktima ang kailangan. Kaso lang, dahil nga po sa sitwasyon, nawawalan po sila ng tiwala, kaya mas minarapat na lamang po nila na lumapit sa ICC dahil katulad po ng paniniwala nitong si Leyla de Lima, eh, ang akusado ay
pinakamataas ang posisyon sa gobyerno sa nakaraan na panahon. At nung mga panahon na yon, siya ang nakaupo. O, yan po ang sitwasyon. Tuloy po natin ang pakikinig dito. And dun sa mga sinasabing low-level perpetrators, yung mga mismo mga pumapatay, yung mga inutusan. For example, sa Jaguar killings natin, yung mga polis na mga involved. Diba? Yung hindi ko sila mag-focus dyan. Ang focus nila ay dun sa mga mas mataas na level. Those with the highest responsibility. In other words, in ordinary parlance, yung masterminds po. And dito, sa usapin ng Jaguar killings, wala akong duda na ang mastermind dyan ay yung dating Pangulo. At ang kanyang chief enforcer ay yung dating PNP chief. And then, meron pang iba na mga police officials. At ngayon, ayaw dumalo sa House of Representatives. Tatapusin na po natin ang discussion natin sa punto na yan. And kayo, naniniwala po ba kayo na ang talagang weak hindi po si Pangulong Bongbong Marcos nor Noynoy Aquino kung hindi si Rodrigo Duterte? Paki-comment yung na lamang po dyan na siya talaga ang weak at sinungalingan po ang kanilang ibinibintang at sinasabi sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, balik po ako sa inyong mga komento at shoutout po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat kay Brenda Decano sa inyo pong super sticker. At shoutout po sa lahat ng ating mga manunood, kina Seven Samurai. Happy viewing kay Senator Lipto Pogo Lapid. But dininay na ni Senator Lapid ah. Sino ba yung vlogger na tinutukoy niya, tol? Kasi banggitin na nga natin ito. Dapat yun, na-separate live streaming po natin, tatalakayin ito eh. Pero ipakita ko na po muna sa inyo. Ito po, categorically, dinideny ni Lapid. Ang pinuno. Kasi po. Ang pinuno. Sabi niya, siya daw po ay mag-BBTU sa Senado kapag ka pinatunayan nila na siya ay may kaugnayan dyan po sa Pogo sa Porac, Pampanga. Taga Porac pala kasi ito. Pero sinasabi niya na hindi po nakapangalan sa kanya at hindi sa kanya nga yung lupa na kinatitirikan ng Pogo Hub doon po sa Porac. Kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Gusto ko. Napakinggan nyo, di ba? Yun lang yun. Kay William B. Caranto, Cecilia Peña, Erlinda Balanag Manangan, Connie Hammer, Soliman Ismail, Telma A. Ponce, Karen Amores, Edwin Anyonuevo, Delia Hernandez. Ah, si Toto Kausing pala yung tinutukoy niya. Akala ko si Maharlocka. Salamat, Seven Samurai, ah. Kasi sabi niya, eh, nasa 7 daw ang libel nung vlogger. Eh, ang pagkakalam ko, ang libel ni Toto Kausing, parang 2 or 3. Di naman ganun karami. Kay Susan Panit, Emily Sabiniano, Arvin G. Vlogs, kay Marlin Valencia, Ngay P. Zapata, Domingo Sumera, Bella Ayu Onyx, Martin Elisa Godisan, Alin Arsenas, at saka baka may mga kakilala po kayo na taga Batangas or Laguna. Ano? Batangas or Laguna. Eh, ako po'y magpipili ng 3 scholar. Ako po magbabayad ng kanilang review fees. Siguro, aabutin nyo ng almost 50,000 pesos. Ano? At shoulder po natin yon sa tulong po ninyo dahil kayo po yung nanonood sa aking programa. Binabayaran ako ni Facebook at YouTube, kaya po magagawa po natin yan. Ang mahalaga kasi, naniniwala ako na tama lamang natulungan din sa pamamagitan ng ayuda ang ating mga kababayang Pilipino. Pero mas prefer ko yung kasabihan na turuan mong mangisda ang isang tao para hindi siya aasa na lamang ng panghihingi sa iyo lagi ng isda. Something like that, ano? Teach man a person, parang ganun, teach the person how to fish and blah blah blah. Nakalimutan ko, hindi ko kabisado, pero something like that po yung ibig sabihin ng quotes, ano? Eh sa in applying that principle sa mga bata, eh pag binigyan mo lang kasi yan ng isang tulong, walang makakalimutan kagad, hindi maglalas. Samantala kung edukasyon ang itutulong mo sa kanila, lifetime po nilang dadalhin yon
sa kanilang pagkatao. Elena Ilarde, Ramlon 22 Agero. Ano yun? Ramlon 22 Agero, sana po mapili. Ikaw ba ay graduate ng Bachelor of Science in Criminology? Elena Ilarde, kay Johnny Lamig Bulyoso, Seven Samurai. Expertise po ni Toto Kausing ang expose bilang former editor-in-chief. Oh, ganun ba? In-chief ng People. Ah! Yung mga natapos na libel cases siguro niya noon, ano? Baka kaya ganun, ano? Pero sa ngayon kasi ang napag-alaman ko lamang na libel niya ay nung 2019 yata, the reason why bakit siya disbarred ngayon. Pinost niya po sa social media yung mga bagay-bagay na hindi niya dapat i-post. Eh, siya po ay isang abogado. So, Natas Ilocanas, Mommy Best Friend, Ramlon, the second Agero, yung pong bunso ko po, bala kumuha ng civil. Ay, hindi po. Board of Criminology po, hindi po sa civil engineering. Pasensya na po kayo. Olive Lopez, paano po maging scholar? Pumunta po kayo doon po sa link na ito. Ano? Hanapin nyo po ang post. Hindi, punta po kayo sa timeline ko. Nakapost po doon. Nakashare po doon yung page. Ito po, oh. Yan. Ito po yung page. Senior ko po sa ating... At bukas, bisita po pala ako sa Politika, Ensaymada at iba pa. Ano? Muli po akong makikipag-talastasan kina Tito Benji at saka kay Tita Maureen sa Politika, Ensaymada at iba pa. 10:30 in the morning po yan. Bukas ng umaga, antabayanan niyo po kami. At ito naman po yung scholarship. Yan, oh. RB Ortega Review Center. Yan. Rudy Vargas Ortega po yan eh, yung RB Ortega. Mag-comment lamang po dyan. At sa July 1, pipili po ako kung sino po yung papalaring tatlong katao. Eh, kung di ako nagkakamali, 13,500 ang tuition fee. Kung tatlo yon, di 40,500 plus 10 review notes doon sa ibang mga mapipili ko pa ay 10,000 naman ang halaga, kaya 50,500 ang ibibitiw po natin na halaga dyan. Pero yan naman po ay hindi naman po talaga originally nang galing sa akin. Ngunit syempre, kasi nung 2020 ganito po yung nangyari. Meron pa po akong review center. At nung akala ko makakapagbukas ang review center kong muli, nagkaroon po kami ng mga kasamahan ko, kaibigan ko back then, ng mga kapwa ko vlogger at mga sumusuporta sa ating programa kahit hindi pa po ako politically involved noon, sila po ay nagbigay ng tulong, mga benefactor po sila. At para sa layunin po ng review center namin na makapagbigay nga po ng libreng pag-aaral sa mga nangangarap na makapasa sa criminology licensure examination. Siguro ang nalikom kong pong pera doon mga more or less 60,000 pesos. Eh, nung tumama ang pandemic, tapos sabi ko sa mga benefactor, yung pera kasi, ilalaan natin sa review center. Pero hindi nga nangyari, kaya bigyan nyo na lang ako ng pagkakataon na maibalik ko sa inyo to in due time. Eh, sabi ng mga benefactor, wag na. Gamitin mo na yan kung saan mo gustong gamitin. Kaya salamat sa Diyos dahil napakalaki din po na tulong noon sa pamilya ko dahil nung panahon na yun, wala na po akong hanap buhay. Hindi naman ako pulis na. At the same time, hindi na po operational yung review center. At ngayon, ibabalik ko lamang po kasi baka naman sabihin na ay, binulsa mo lamang yung pera kahit meron naman silang go signal. Ayoko po ng ganon. Kaya kahit matagal na lumipas, 4 na taon na at medyo nakaka-survive na po si Top 1 ngayon, salamat sa Diyos at salamat po sa inyong lahat. Yung nararapat sa dapat bigyan, ibibigay po natin. Pero unfortunately, hindi na po sa aking review center dahil mas focus na po ako sa politika muna ngayon hanggang nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pumili na lamang po ako ng isang review center na aking pong mapagkakatiwalaan. At ito pong review center na ito, marami naman ako mga kakilala, pero siya po yung pinili ko dahil siya po talaga yung isa sa pinakamalapit sa akin. Every now and then, halos araw-araw, nag-uusap po kami nitong kaibigan ko, kumpare ko na rin, na si Attorney Rudy. At
ang laki po ng tiwala ko sa kanya dahil hindi lang naman negosyo ito pong review center niya. Malasakit po yan. Nung panahon po na parehas kaming merong negosyo na ganito, isa po siya sa mga hinahangaan kong review director at may-ari ng review center na katulad ko, meron pong tunay na malasakit sa mga estudyante na hindi lamang after po sa kikitain ng review center.